Nagbabang tayo rin po sa Quirino Grandson. Sa Manila, ating kasamang reporter na si Steve Dailizan. Alamin natin yung nangyayari sa kanyang lugar. Steve? Igan, sa pinakahuling crowd estimate naman ng Philippine Army na nakausap natin kanina ay abot daw sa magit 400,000 yung bilang ng mga deboto na narito na ngayon sa Quirino Grandstand. Hinold nga daw igan yung ibang mga deboto na doon pa lang sa may kabaan, sa may bahagi nitong Rojas Boulevard para nga hindi na raw masyadong masiksik pa yung bilang ng mga tao na nandito ngayon sa may Quirino Grandstand. Kasi ba nga igan nung pagdami ng mga deboto, yung patuloy na pagdagsa nila ay yung pagdami naman ano alat, hindi pa umaalis itong mga debotong ito, yung mga kababayan natin dito sa Quirino Grandstand, pero napakarami ng kalat yung nakikita natin dito sa talanga, no, sa taya ng MMDA kanina. Abot na raw sa ilang truck yung kanilang nahakot. Yung isang NGO dito, yung mula sa merong mga taga Archdiocese of Manila na nakaka-4 na truck na rin nahakot. Puro ito mga plastic bottles, yung iba pang mga uri ng basura. Ang ginagawa nila, yung ibang mga nandito sa Luneta, yung mga street dwellers, pinagahakot na rin nila ng basura at kapalit noon ay halaga. Binibili nila bali yung mga plastic bottles at yung iba naman ay pinagpapalit nila sa pagkain. Magpapatuloy na yung paglilinis ng MMDA dito at ang gagawin nga nilang sistema dito, Igan, habang umuusad yung mga tao mamaya sa pagsimula ng prosesyon, ay sisimulan na rin daw nila yung paglilinis, lalo pa at nung nakarang taon, inabot sa mahigit 300 tonelada yung bilang ng basurang nahapot nila dito. Samantala sa dito naman sa outpost ng MMDA ay merong mangilan-ilan, Igan, na mga dinadala dito. Karamihan ay mga nakatatanda ano, na nagpapakuha ng blood pressure, lalo't nakaranas nga sila ng alta presyon, gawa pa rin ng siksikan at dami ng tao dito pa rin sa Quirino Grandstand. Yan muna latest mula rito sa ating pwesto sa Quirino Grandstand. Balik sa Igan. Maraming salamat, Steve Dailizan.